Coach, moving forward with this win, you will compete against the number one team, that's Bay Area Dragons. Them having a twice to beat advantage, how do you plan to prepare matchup against them? Kahit anong gawin mong preparasyon doon, eh. Wala ka namang magkakawang preparasyon doon sa team na yun. Advantage sila sa lahat. Eh. Advantage sa import, advantage sa height, no? Advantage sa I mean, yung samahan nila, wala silang ginawa kundi matulog, mag nasa hotel, magkakasama talaga sila ron, no? So anytime, lakas ng ano nila, no? Lakas ng camaraderie, lakas ng chemistry nila. So, wala akong masabing strategy doon. Hindi ko alam paano namin tatalunin yun. Masyado malakas. Hindi naman kami pwede magpalaki in 1 week. Maliit kami. Sila malalaki. Kung pwede ko lang gawin 7-5 ito si Andre sa Viernes, gagawin ko 7-5 ito para patapat kami sa 7-5 nila. Bilahin niya ko. Batakin ko nga ako para lumaki. What's the first time you played the Bay Area Dragons? First game ni Ryan Pearson yun. Tama, so, off the plane challenge. Yes. So, tingin mo mas settled down na siya ngayon? Of course, no. Nakadami na siya ng laro. Kilala niya na yung team. Di na siya jet lag yung time na yun. So, kalagay ko 33 points yata yung lamang nila nung kalaban namin. Siguro 30 na lang sa susunod. Si Andre ba pagkaling mo kay Miles Powell? Pwede ko. Sa kanya, stopper siya ni Miles Powell. Pero kailangan nakatali yung isang kamay ni Miles Powell. Masyado pinalakas ni Commissioner yung team na yun. Coach, for all of this, yung mga remarks niyo against the area, we all know naman na competitive ka pa rin naman. Pero, what do you, like, try to get out of that game? Or? Ano ibig sabihin? I mean, dun sa the area, I mean, of course, we'll try to stay in there as long as we can. No. Meron inherent advantages talaga na hindi mo naman makukuha sa game plan. Eh. Yung size nun, eh, di ba? Yung may dalawang import sila na nandun lang na pwedeng pagpalitin, no? Although meron namang limitation. Wala kasi yung mga local teams natin ng mga ganung klaseng privileges. So what can you do? Hindi ko nga alam kung kasi kami meron kaming salary cap. Hindi ko alam kung may salary cap silang sinusundan. Tapos yung mga PhilAm natin, pag half blood ka, kailangan dadaan ka sa immigration, kailangan yung passport mo. Eh kung passport lang nga, hindi nila pinapayagan magpa-draft. Eh yung mga papeles nito, hindi naman natin nakita yung mga papeles nito, kung talagang ano yung mga papeles nito. Tapos sila, pwede sila mag-draft freely. Bago mo mabuo yung team mo dito sa PBA, maghihintay ka every year kung sino lang lalabas sa draft. Kasi hindi naman talaga sila team. Selection sila. They're a selection. They're not a team. No? So tayo, bago tayo makakuha ng ganyang team, ilang taon nang hihintay mo bago mo ma-draft si ba yun? Si Kobilam. Bago mo ma-draft si Shu. Bago mo ma-draft si sino ba yun? Yung malaki nila. Yung 7-5 nila. So, Liu. So tayo, naghihintay tayo. Sila instant, pagdating nila, dyan na yung team nila. Tayo, bago natin mabuo yung team natin, taon ang hinihintay natin. So, dapat sana binigyan man lang tayong dalawang import para gumanda.
Kasi kung tambakan tayo, 50 eh, 30 eh. Diba? Pahiya tayo sa liga natin.